Ito ang mainit na balita at mga trending ngayon sa mundo ng social media. Senator Mig Subiri at iba pang senador, pinalamon ng katotohanan matapos walang aksyon sa naging pahayag at matinding pag-amin ni Senator Loren Legarda. Matapos ngang kalampagin si Senadora, lalo na sa mundo ng social media, na dapat na daw siyang magbitiw sa kanyang pwesto dahil nga sa kanyang pag-amin at ramdam ng taong bayan na sila ay nabudol ni Senadora. Napansin din ng mga kababayan natin na tila ba walang imik at galaw o aksyon itong mga senador, lalo na si Senate President Zubiri, tungkol sa nasabing pahayag ni Legarda. Ayon naman sa ibang mga kababayan natin, lalo na mga netizens tulad ni Jomari Aplakay, kung maaari sana ay ayaw na namin pang makita ang pagmumukha ng senadora na yan sa mga pagpupulong sa Senado. Traidor yan at walang puwang as senador sa bansa natin, kaya dapat sibakin na sa pwesto ang mga salot sa lipunan. Dagdag naman ni Araceli, sana makulong yung Legarda na yan, komunista pala siya, nabudol niya mga bumoto sa kanya. At dagdag din ni City, hopefully, grabe na talaga ginawa nila. Anong nangyari sa Senate na blackout sa beauty ni Legarda, lalo na on uniform? Kaya naman, hindi pinalagpas ni Sir Mike Abe at pinalamon ng katotohanan at binira ang mga tulongges na protektor. Ganun ba? Wala lang ba? Baliwala lang ba ito? Huwag natin kalimutan, mga Pilipino, ang nagpapasweldo sa lahat ng opisyal at tauhan ng pamahalaan. Pera ng taong bayan ang sweldo ginagamit ng mga expenses at lahat ng opisina, lahat-lahat ng gastos ng isang elected or government official habang nagdutiyan. People's money. Kaya hindi po masama magtanong ang taong bayan. Ako mismo ang magtatanong, nagtataka rin, ganun lang ba? Marami nga sila sinabi, resign, or patalsikin, o pinagsisisihan, nagagalit na nga yung iba. Eh bakit yung taong bayan galit? Bakit yung taong bayan nagagalit? Bakit yung taong bayan nagsasabi kung ano kaya nararamdaman? Bakit ang mga kinaukulang delma? Bakit wala kayong aksyon? Ganun lang ba? Nasaan ang ating mga batas? May mga batas tayo na dapat pinapairan laban sa mga anting natin ay nagkakasala sa batas o nagkakasala sa bayan. Just imagine, pinapasweldo ng taong bayan ang Senador Loren Legarda at umaming taga-suporta o naniniwala, tinatangkilit niya ang enemy of the state. Ang kalaban ay tinuturing na kalaban ng Estado. Tapos wala lang kayo. Senate President, Senate President Juan Miguel Subiri, ganyan lang ba ito? Ang forces of the Philippines, Philippine National Police, Intelligence Community ng ating pamahalaan, Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, kayo po yung nangangasiwa sa peace and order sa buong bansa. Gumagastos ng malaking pera ang pamahalaan sa intelligence operation na maghanap ng impormasyon sino ang kalaban ng Estado, sino ang taga-suporta ng Estado, sino ang tumatangkilik sa mga Estado, sa kalaban ng Estado, sino ang mga sympathizer, followers, supporters ng enemy of the state. Nuit ko, walang personalan, hindi ito pamimersonal, akin lang hong tinatanong kayo. Entitled akong magtanong, entitled din akong pakinggan at aralin ang mga reaksyon ng taong bayan. Kung ang taong bayan ang masusunod, mas malupit ang kanila. Gusto nila husga na. Gusto nila tanggalin na. Gusto nila kasuhan. Gusto nila mag-resign. Pero ako tinatanong ko kasi institusyon ang Senado. Ang institusyon ng Senado ay nasa kamay ng Senate President. Mr. Senate President, ano na? Ano, palilipasin lang ninyo itong isang ito? Ibabaliwala lang ninyo ito? Nag-a-approve kayo ng budget for 2023 para sa military at police at intelligence community na naghahanap ng kalaban ng Estado, nagtatanggol sa taong bayan para sa mga enemy of the state. Iyong kasamahan nyo, taga-suporta, wala kayong gagawin. Kasama pa yan sa mag-a-approve ng budget para sa police at military at intelligence community. Diba? Nakakalungkot eh. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Ang dami nating batas na matatama. Ang dami nating dapat gawin na kayo nasa gobyerno, hindi nyo ginagawa. Paano magbabago? Paano magtutuloy-tuloy ang pagbabago taas noo bilang Pilipino? Na yung membro ng Senado ay mayroong malasakit sa enemy of the state. Akala ni Loren Legarda, yung kanyang ginawang yun, makakabawas yung galit ng tao sa kanya or maniniwala sa kanya. Hindi na naniniwala ang tao sa kanya. Huli na siya eh, umamin siya eh. Hindi naman interview yan eh, hindi naman ambush interview, hindi naman presidency eh. Debate, privilege speech sa Senado, on the record, hindi pwede murahin. So kung walang gagawin ang liderato ng Senado, ako, naiintindihan ko ang Malacanang.
ang ganyan mabuti ito sinasabi ko. Naintindihan ko Malacañang kung bakit hindi kumikilos dito. Kasi respeto nila sa Senado. Huwag natin kalimutan yung three branches of government. Executive Department, Legislature, at Judicial. Yung Judicial Body, Executive Department, hindi talaga makikialam mo na dyan. Ipapaubaya sa institusyon at liderato ng Senado dahil sila yung sa ngayon ay merong jurisdiction dahil member nila, kasali nila. Kasi pag nakialam ang Malacañang, ang Judicial, sasabihin, nakikialam sa kapangyarihan ng Senado. Tama yan, pwede sabihin naman na Senador Roba, bakit kami pinangunahan? Pero kailangan ko pang humantong doon. Ako, nararamdaman ko, hindi naman palalampasin ng mga taga-Malacañang at ng militar at ng intelligence community na ganun-ganun lang. Ayaw lang nila talaga magsalita pa dahil ayaw nilang pangunahan dahil nire-respeto nila ang institusyon ng Senado. Dapat ang leadership ng Senado ay kumilos. Pinatatakpan ninyo sa mga investigasyon kung ano-ano. Eh ito, hindi nyo kailangan mag-investiga kung sino taga-suporta at ano ang epekto nito sa ating security. Peace and order sa bansa dahil kasamahan nyo na Senador. Ganun ang paniniwala. Anong loyalty? Nasaan ang loyalty ngayon ng Senador na yan? Sa ating saligang batas, sa mga budget na ina-aproban, sa mga batas na pinag-uusapan niya sa Senado. Wala bang disciplinary action niya? Nagbibingi-bingihan kayo? Binabaliwala nyo? Ito ang taong bayan hihintay natin. Ang kapangyarihan taong bayan ay sa 2020. May kapangyarihan pero limitado ngayon. Ang kailangan talaga kapangyarihan ay sa 2020. Eh, after 6 years pa, pag nagdating ng eleksyon at kumandidato, ibuboto, ganun dati. Yun lang ang magagawa ng, ng taong bayan sa ngayon eh. Kung signature campaign para pag-withdrawin siya, o magtanggal siya, o maglikari siya, hanggang doon lang, kung ayaw naman nila, wala naman magagawa yung signature campaign. Kaya kayong mga senador, Senate President, kasi sabi na, kaibigan parang kita, kilala mo ako, alam ko. O eh, nasaan? Nasaan ang action nyo? Wala lang. Again, wala lang. Sa ibang basa, hindi pwede yan. Pag may umamin, meron, pag umamin ka, meron kang accountability. At pag umamin ka, delikadesa, ang problema, walang delikadesa. Kasi kung may delikadesa, dapat kinabukasan na tumutok yung balitang yan, nag-resign. Delikadesa. Eh, hindi naman ginawa eh. Nag-speech pa ulit, nalalabas niya, iba na, pero hindi naman naniwala ang tao. So dapat merong disciplinary action. Wala tayong narinig eh. Yung ibang mga senador, tahimikin eh. Akala ko, matatapang ang senador. Pag nagsasalita sa mga public hearing, parang nananakot lagi eh. Parang sigat o mga magsalita, parang ang dami magagawa. O, bakit pag mga sibil na hindi member ng Senado, sinesir mo na ninyo, nililiktura nyo, ha? Talagang tinatakot pa nga ninyo. O bakit yung kapwa nyo sila, hindi nyo magawa yun? Kahit nasabihin natin merong interparliamentary policy, pero ibang usapin po ito. Hindi ito chismis, hindi ito conflict of interest sa business lang. National security ang nakataya niyan. Because isipin mo naman, Senador ng Republika ng Pilipinas, naniniwala sa matagal ng kalaban at lumalaban sa gobyerno. So anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below at ating pag-usapan yan. At kung gusto nyo pang maging updated sa ating mga maiinit na balita, please subscribe sa ating channel. At huwag na din kalimutan i-share at i-like ang ating mga videos. Maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. Peace!